Hello, good morning, dear students. So today, in this video, you're gonna learn about how to do a modulo art. So tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng modulo art sa basic at simpleng paraan. So before we start with our discussion about modulo art, itong ating channel meron na siyang 123,000 subscribers with many video about modulo art, how to make modulo art, different levels, may grade 8, grade 9, grade 10, so yung mga basic. So if you want more videos like this, don't forget to click the subscribe button and the notification bell, okay, bilang support sa ating channel. So let's go back to our topic. Paano nga ba gumawa ng modulo art para matuto kayo? Una, we need to make four quadrants. As you can see, mayroon tayong apat na quadrants. Dito nagsisimula ang pagbilang ng quadrant pag Cartesian plane. Okay, 1, 2, 3, 4. Pero in this case, dahil modulo art ito, dito tayo nagsisimula. Parang ito ay yung considered as quadrant 1 natin. Okay, diyan tayo magsisimula. 1, 2, 3, and 4. Okay. Now, in these four quadrants, you need to divide it equally. Pag square grid, ang pinag-uusapan natin equally by, into four division. Ayan. As you can see, dito rin, didivide din natin yan as 1, 2, 3, and 4. Napakadali, di ba? Pati dito, i-divide mo 2, 3, and 4. Dito rin, i-divide mo 1, 2, 3, and 4. So, as you can see, meron na tayong 4 quadrants with divisions na pwede na natin gawin ang legend. Ang legend niya, mga kaibigan, ito, this is numbered 0, 1, 2, 3. Ngayon dito, sa first part ng ating modulo art, lalagyan natin ng 0, 1, 2, and 3. So, maliliit lang itong mga numbers na ilalagay ninyo. Kung pwede, lapis lang. Dahil buburahin din ninyo yan later on. Dito naman, meron tayong 1, 2, 3, and 4. Or 0. So, as you can see, nambubuo na tayong patterns. Kaya nga, sa mathematics ito tinuturo eh. Ayan, yung mga susunod na numbers. Etong part na ito, it will go here. As you can see. Etong part sa second, itong 0, 3, 2, 1, mapupunta siya dito. Eto naman ay mapupunta dito. Ayan din. Pwede nyong kopyahin mamaya yung number pattern natin. Ngayon ito, mapupunta dito. Ayan. 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 So, yan ang magiging parang number na susundan ninyo. Dito naman, mapupunta yung 3, 2, 1, 0, dyan. Ayan, ayan, at ayan. So, as you can see, meron na tayo na buong patterns or number patterns. Now, ito yung 0 natin, 1, 2, at 3. Pwede kang gumawa ng anumang designs na gusto mo or nasa isip mo na mas maganda. But in this video, para maging madali ang pag-intindi natin sa modulo art, gagamit lang tayo ng konting designs. So lahat ng zero dito sa first part, okay? Lahat ng zero, lalagyan mo niyan. Ayan o. Lahat ng zero diyan sa first part ng ating modulo art, lalagyan mo ng ganyang design. Again, it's up to you kung anong design ang gusto mo at anong kulay ang gusto mo. Yung number 1, ilagay mo sa lahat ng number 1. Yung number 2, okay, ilagay mo dyan sa number 2. Yung number 3 design, lalagay mo dyan. So, ulitin ko, lahat ng 0 nilagyan natin ng design na nasa legend natin na 0.
2, 3. Yan. Ngayon, dito naman, sa susunod na part ng ating modulo art, iikot siya ng 90 degrees. Yung design ay iikot ng 90 degrees. Pero lahat ng 0, 1, 2, and 3, dyan mo pa rin ilalagay. So, lahat ng 0, ayan. As you can see, umikot siya ng 90 degrees. Pointed siya kanina pataas, pero ngayon, pointed na on the right side. Umikot lang siya. Next, we have number 1. So, as you can see, umikot din siya. Ha? Kanina nakaturo yung dalawang pointed niya sa right, ngayon pababa na. Number 2. Yun, umikot din siya. As well as yung number 3. Now, let's go to the third part of our Cartesian plane dito. Lahat ng 0, ayan, umikot siya. Umiikot ng umiikot yung mga designs ninyo. We have number 1, ayun. Again, number 2, ayan. And number 3, ayan. Again, you can do any designs that you want for as long as nasusundan mo yung pattern natin at yung pag-ikot, rotation niya. Now, let's go to the last part of our Cartesian or of our modulo art. Again, we will start with 0. Lahat ng 0, lalagyan mo ng ganyan, pero iikot siya 90 degrees. Lahat ng 1, ayan, umikot uli. Lahat ng 2, ayan, nilagyan mo. And lahat ng 3, ayan, umikot na. So as you can see, meron na tayong nabuong pattern. This is called square grid modulo art. So, matutunan nyo lang yung number combination niya. Pwede nyo namang i-pause itong video na ito as well as yung legend. Madali nyo nang masundan yung paggawa natin ng art. Okay? Basta kung ano yung kinulay mo sa 0, kahit umikot yun, ganun pa rin ang kulay niya. Remember that. Ngayon, makakagawa kayo ng mas magandang design dyan because for the sake of this video na matuto kayo, I made the discussion very easy for you to understand. So, I hope you learned something from this video. And if you want more videos like this, don't forget to click the subscribe button and the notification bell below this video so that you will be updated with our future uploads in this channel. So, that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.